Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ni Warrington at ang update kay Teofimo Lopez. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kanina nga lamang po mga idol ay muling nasungkit ng English fighter Josh Warrington ang IBF Featherweight World Title Belt matapos nitong talunin ang kampyon na si Kiko Martinez ng Espanya. Ang laban nilang dalawa ang nagsilbing rematch dahil nagtuos na silang 5 taon ang nakakalipas kung saan nanalo din si Warrington via majority decision. At kanina nga po ay mainit na sinimulan ni Warrington ang laban at talagang nagpaulan agad ito ng sunod-sunod na kombinasyon kay Martinez. Dahilan kung bakit agad bumagsak sa round 1 ang kampyon. Subalit ganun pa man nga po ay bumangon pa din naman ito at ipinagpatuloy pa din ang bakbakan. Pero sadyang napakadominante lang talaga ni Warrington sa buong laban. Hanggang pagpasok na ng round 7 ay dito na nagpa siyang itigil ng referee ang bakbakan matapos tamaan ng mga solid na kombinasyon ng kampyon na si Martinez. Dahil dito ay nabawi na ni Warrington ang kanyang IBF featherweight belt matapos matalo sa kamay ng Meksikanong si Mauricio Lara via TKO noong taong 2021. Umabante na ngayon ang record ni Warrington sa 31 wins with 8 knockouts at isang talo lamang. At dahil isang world champion na ulit siya ngayon, kaya naman agad naman sinabi ng promoter nito na si Eddie Hearn sa post-fight interview na malaki ang posibilidad na magkaroon ng unification fight sa pagitan ni Warrington kontra sa mga kapwa world champion ng featherweight division na sila Mark Magnifico Magsayo, Emmanuel Navarrete at Leo Santa Cruz. Kaya naman dahil dyan ay may posibilidad talaga na makalaban ni Magsayo si Warrington. Kung saan naniniwala ako na malaki talaga ang pag-asa ni Magnifico na talunin itong si Warrington kung sakaling magtuo sila. Pero syempre bago natin isipin yan, ay kailangan munang lagpasan ni Magsayo ang undefeated former world champion na si Ray Vargas sa July 9. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagbigay nga po ng update ang manager ni Teofimo Lopez patungkol sa former unified lightweight world champion. Kung saan sinabi nito na naging successful umano ang naging operasyon ni Lopez sa tinamong injury nito sa kanyang kamao. Paliwanag ng manager na sa katunayan daw ay matagal na ang injury ni Lopez. Kung saan dahil umano sa napakadaming beses na napospond ang kanilang laban ni George Cambosos Jr. ay nagkaroon ng panahon si Lopez para magpagaling ng kanyang hand injury. Subalit ang totoo daw ay hindi daw talaga ito nagkaroon ng full recovery kaya naman lumaban umano ito ng madaming iniindang injury kontra kay Cambosos. Pero ganun pa man nga po ay dahil matagumpay ang naging operasyon ni Teofimo Lopez, kaya naman tinatarget na ngayon ang kampo nito na muling bumalik sa ibabaw ng lona sa buwan ng June or July. At pagkatapos daw nito ay malaki ang posibilidad na muling lumaban si Lopez sa 140-pound junior welterweight world title fight bago magtapos ang taon na ito. Ibig sabihin nito mga idol ay target talaga nilang harapin ang kasalukuyang undisputed world champion ng division na si undefeated Josh Taylor. Pero syempre, hindi nga po ito magiging madali dahil nasa kamay pa din nila Taylor ang desisyon kung pagbibigyan nila ang hamon ni Lopez. Lalo pat sinabi na dati ni Taylor na kailangan daw muna ni Lopez patunayan ang kanyang sarili sa junior welterweight division at manalo ng 3 o 4 na beses bago niya ito pagbibigyan ng isang world title fight. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy na-